think we're about to surpass some fans. Your wife? Yeah, yeah, give this one to her. Mommy, this is for you. See you later. What a blast. Julius Bow-Bow, unplugged. Julius. Bow-Bow. Julius Bow-Bow, unplugged. Julius Bow-Bow, unplugged. Uy guys, napakaswerte natin ngayon dahil kasama natin walang iba kundi si Michael V or si Bitoy. Bitoy, hello! Hello, hello sa lahat ng followers ni Julius. It's great to be here. And finally nga, gaya na sinasabi mo kanina, natuloy din. Tapos, nag-i-sculpt ka rin ka mo ng mga, ano, mga figures. Yes. That one naman, naging trabaho ko yan. Hindi naman talaga figures. Yun nga, yung seasonal decorative items nga. At binala ko at one point na gawing negosyo to. Pero sobrang advanced yata nga ng pag-iisip ko na. hindi ko naisip yung ano eh. Yung licensing, yung tawag dito, yung pagbebenta mismo kung saan. Consignment, hindi ko alam yung mga yan eh, wala akong business bone eh. So show business bone lang meron ako. Pero yung mga ganyan, pagdating sa mga ganyang klaseng negosyo, hindi ko alam. Kaya dun sa isang vlog ko rin na ipakita ko yung sculpture na ginawa ko, yung solid snake sa Metal Gear Solid. And may mga ilang piraso pa akong naitabi dahil nga hindi naman naibenta. Wala ba dyan? Hindi pwede makita? Ano yung sandali. Kaya mo? Yan. So, patingin natin. Artisan pala, guys, no? So, si Michael B. Hindi ko na i-ready. Ito. Ayan. This is the... Ikaw gumawa niyan? OMG. Ang galing. Na tayo mag-focus. Teka. Parang dumilim yan. Ayaw pa rin. Dumilim eh. Ano ba na eh? Kita. Anyway. Kita. Ayan. Ayan, clear. Yeah, very clear. Ang ganda. Paano, anong materialis yung ginamit mo dyan? Originally, I sculpted this sa clay. Clay figure siya. Tapos, kagaya ng ginagawa ng mga, ano ngayon, yung mga gumagawa ng indie toys, ika-cast siya sa rubber. Tapos, tapos, tama ba? Cast ba o mold? Binauna. Basta ang negative niya is rubber. Tapos, magiging positive niya is yung resin. So early on nakikialam at nag-explore na ako ng mga resin objects at saka mga figures. And ito kaya ako nalaman kung paano gawin dahil nga doon sa naging trabaho ko before. Tapos yung mga ano na yan, figures na yan, binebenta yan. Supposedly, pero wala kang gustong mag-consign. Uy, may value na yan, ha? Pag ngayon, magbibili yan. Hindi natin alam. Yan. Malay mo, bekene, man. Bekene, man. Dito lang si kuya mo, ha? Ayan, yeah. Dito lang ako, ha? Pakipirmahan na, ha? Tama. Uy, may ano yan. Signed na yan. Nasa base. Pigita ba? Ewan ko. May value. May value. Padala mo na yan dito, Bitoy. Sige, padadalang kita nito. Oo, kahit pa paano. So, yung mga Santa Claus na yun, ano taon mo ginawa yan? Mga bandang 90s eh. 80s? Bandang... Mga 90s? Kasi early Santa... 90s. Meron kaming Santa Claus na ganun, mga nabili namin ng mga ganyang taon, yung nakaganun. Alam mo? Baka ikaw gumawa nun. Pakipirmahan posible. Mo. dito lang, katatapos na ng Christmas eh, pinasa sa ano eh, sa storage. Eh. Alam mo may secret ako diyan eh. Ang ginagawa ko noon doon sa mga head sculpt na ginagawa ko. Yan yung mga Santa, mga angels, mga pang-Halloween na items. Nilalagyan ko ng toy bits doon sa bandang likod sa hindi makikita. So kung sisirain mo yung Santa na 'yon. At may nakasulat code. Oh, at may nakasulat na toy bit sa loob. Ako gumawa nun. Wow, artist! Grabe. Oo nga. Ba't hindi mo na, natin. Ano? Ba't ka, ano, gusto mo bang gumawa ng toy? Wala ka bang plano? Launch ng iyong sariling toy line? Marami na kasi ngayon eh. And siguro at
at some point siguro in my lifetime baka balikan ko yung pangarap ko na yan. Kasi bukod dito sa ano, sa Solid Snake, pinlano ko rin gumawa ng Spawn na action figure ni Todd McFarlane, actually statue, at saka statue ni Michael Jackson dahil big fan nga ako. So yun yung mga pinlano ko noon na hindi natuloy. Ito lang si Solid Snake lang talaga yung nabuo, natuloy hanggang production, pero yung marketing ang sumablay. Aside from Botesfy, Marvel, Lego, dami, Star Wars, ano pa ibang toys mo dyan? I have a handful of Funko Pops, pero hindi talaga ganun karami. As in, makikita mo yung collection ng iba, di ba? Sa isang wall, makikita mo nung, na parang isang buong pader, ano siya, pinagpatong-patong ng mga kahon ng Funko Pops. Ako parang hate na hate ko yung kahon na yun, tinatapong ko. Bakit naman? Ayoko. Hindi ko ma-enjoy yung figure. Kasi as it is, ang Funko Pop is ano na nga siya eh, deformed na nga siya eh. Kumbaga bawas na yung detalye. So sa sobrang bawas ng detalye niya, pag nakakahon at naka-plastic na ganoon, hindi mo palalo makita. Eh gusto ko makita, hindi ko syempre. So tanggal sa kahon. Sabi sa iyo, hindi ako ganung klaseng collector eh. Yeah, I'm not in it for displaying or selling. Yeah. Talagang for ano ako, kailangang mahawakan ko siya, kailangan malaro ko siya, kailangan magamit ko siya. Kasi para lang doon sa kapakanan ng mga hindi masyadong aware sa mga talakaran when it comes to toys. May kasabihan kasi, di ba, Bitoy, pag binuksan mo na yung toys, take it out of the box, wala nang value. No? Nababawasan na yung value. Yung may nasa loob pa ng kahon. Tama, oo. Pati yung tape minsan eh, nasa consideration yun eh. Way back to Voltes 5, no? Pagkano yung mga ganyang toys? Just to give us an idea, no? Yung mga bagong release na Voltes 5. Kasi yung mga luma, parang umaabot na sa ano eh. Kung di ako nakakamali, nagmi-million na ba yan? I'm not sure, pero nasisiguro kong nasa hundreds of thousands. Parang 300,000 yung huling nakita ko na or narinig ko from a collector na nagsabing, oh, ito, nabili ko to for 300,000, ganyan. This one, yung bago ngayon, I think the lowest that you can find, yung pinakamababang presyo niya that you can find is around 39,000. Ah, layo na price, no? Layo ang presyo. Pero I think tataas pa siya. Tingin ko mas tataas pa siya. Pero sabi ko nga eh, before binigay sa akin ito ng Great Toy, sabi ko, handa na akong gumastos ng mga hanggang 50 to 60,000 for this one. Pero, well, fortunately, andyan sila. Si Jaco De Leon at saka yung isang friend ko, si Joff Villaru, sila yung nag-introduce sa akin kay Sir Malvin at nag-introduce ng idea na, oh, baka gusto mong gawa ng ano to, ng unboxing, and yun na, nag-workout na. Pwede rin naman mag-unboxing yan eh, di ba? Pwede, di, ang galing mo eh. Ito lang napansin ko ah, kasi tuwing magka-travel ako, pagpupunta ko sa mga toy stores, yung mga nagbebenta ng mga Japanese toys, napansin ko, parang hindi siya masyadong kilala. Bakit niya sa Pilipinas, kilala? Pero pagdating sa Japan, like Japan, parang hindi masyado. Nakausap ko si Larry Chan. Yung presidente ng Telesuccess. Nakasabay ko siya sa eroplano tapos nakapagkwentuhan kami. Kasi kinuwento niya sa akin na ang una nilang kinukuha was Combatler. Si Combatler V. And at that time, si Combatler yung unang ni-launch sa Japan. So siya yung sikat. Nung kinukuha ng Telesuccess yung rights para kay Combatler, masyadong mahal. Pero sabi nung company, meron kami dito, Voltes 5 tsaka Dimos, baka gusto niyo ito. Eh, mas mura. So kinuha niya dalawang franchise, yung Voltes at yung Dimos. Kaya sila yung dito. Pero supposedly, ang internet, si Combatler talagang sikat, yung inaayin nila. Siya talagang star. Oo, kaya hindi masyadong nakita. Parang natambunan, no? Sina Voltes 5. Tsaka tama, sa Japan. Pero dito, since ito yung na-introduce sa atin, tapos yun nga, pinatigil pa ni Marcos nung panahon ng martial law,
At tawag dito, ano eh, apat na episodes na lang yung naiiwan nun eh. So marami ang nabitin at hindi nakita yung ending. Naalala ko yun, galit na galit kami noon. Masakit, masakit. Parang gusto na namin mag-protesta sa kalsada nun eh, kundi lang martial law. Kaya nga, kaya imanik si Voltes 5. Oh. Oh, at hindi ka naman nag-iisa doon, marami. Oh, ang sikat sa kanila yung ano, diba, yung Gundam ba yun? Diba may malaki stock yan sa Japan? Oo, yung Gundam kasi parang matagal na rin eh. I think even nung time ng Voltes 5, parang may mga lumalabas na rin na ganyan. Naalala ko pa dati, meron pang mga yung series ng Macross na yes, parang mga fighter planes na nagtatransform na nagiging robot. And of course, syempre, yung Transformers, parang ano rin, derivative din ng mga yun. Sa mga Marvel toys, nagkocollect ka rin ng mga Iron Man. Meron din. At one point, naging fan ako ni Iron Man. Pero, pero siguro kagaya mo, na-realize mo rin na, dami na. Walang katapusan, di ba? Oo. At saka nung lumabas yung Iron Man 3 ba yun? Yung maraming mga iba't ibang armors? Oo. Tama, no? Iron Man 3 yun, ano? Tama. Oo. Nung lumabas yung maraming armors, parang inisip ng mga writers na, gawin natin ganitong storya para marami tayong maibentang toys. Oo, kaya nga. So parang doon ako namulat sa Iron Man 3 na parang kukolektahin ko ba itong mga to? Sobrang dami na. Andi na, hanggang Iron Man 2 na lang ako, and then that's it for me. Ang inaantay ko pa ngayon, ang huling in-order ko na Iron Man before I called it quits, yung sa Endgame. Yung may snap na hot toys. Yun, pero yun, parang hindi pa yata dumarating hanggang ngayon. Wala, hindi pa ako binabalitaan ng in-order rank ko. Na pandemic kasi. Saka yun na yung pinakalas kasi doon na siya namatay, di ba? Tama. Sa huling... Uy, spoiler ha. Baka may hindi pa nakakapanood. Wala, sobrang naman. Dahil sa pandemic, napanood na yan. Sigurado na lahat. Lahat ng kasamang sulok ng mundo. Pero swerte mo nga eh, na na-meet mo si RDJ. Tama. Can you tell us, how did you meet RDJ? Paano nangyari yun? Nagpunta ako sa press junket ng Avengers Infinity War. And at that time, talagang malaking-malaki yung yung promo nila eh. Ginawa yun sa Singapore. Tapos merong marami kaming representatives din na galing sa Pilipinas at saka sa iba't ibang bansa. And merong isang activity na gagawin. Sabi nila VR daw eh. Parang may demo sila ng bagong game na Marvel na VR game. And naghahanap sila ng mga representative din, mga candidates. Yung ibang kasama ko, mga nanalo yon sa contest na ginawa sa iba't ibang mga Asian countries din. Pero ako, pinili on the spot. Siguro dahil nalaman nila or na-figure out nila na sobrang fan to ng Marvel. Kaya ito na lang yung kunin natin. So hindi ko alam na yung VR event pala na yon parang surprise ng Marvel sa mga fans. And, Hindi nyo alam na may meet nyo si RDJ. Hindi namin alam. Actually, ang pinakamasamaan loob nung time na yun ay yung asawa ko. Kasi siya yung bigger fan ni Robert Downey kesa sa akin. At siya yung manager ko, ha? So, at that time, she could have played the manager card. Na hindi pwedeng papasok yung alaga ako na siya lang. Dapat nandun ako. Pero since ang pinaalam sa amin is VR game, parang dead man na sa kanya. Wala akong pakialam dyan sa VR. Pero nung nalaman niya, nakikita niya sa live feed ni Robert Downey sa IG. Ayun na. Parang gusto niya buksan yung pinto. Pero kayo, binibakausap, diba? Nung time na yun, hindi kanya pwedeng i-text na sabihin niya na, uy, nato si hindi Robert pwede. Wala yung mga cellphones namin nakatabi. Kaya nga kahit yung selfie na ginawa namin, it's an official cellphone ng Marvel eh. Yun ang pinayagan lang na gamitin namin. Anong feeling nung nakita mo nasa harap mo na si Iron Man? Hindi surreal talaga eh. Surreal. Surreal eh, di ba? Hindi ka kapag-ganda di ba? Parang andyan na siya na sigla eh. Oh. Wala talagang preparasyon kasi ang gulo-gulo ng buhok ko, hindi ako nakapagbihis ng maayos noon. Kasi hindi ko naman alam na ganun kunan eh. Tapos ang ginawa ko na lang talaga, tinitigan ko siya maigit tsaka inamoy ko para ano amoy? Ang bango kaya.
Tsaka, tsaka ang ganda nung eyelashes. Ganda. Hindi, sabi ko nga, ano eh, kasi nag-offer siya na ano, niyayakap niya yung mga babae, binibigyan niya ng hug. Sabi ko, baka yung mga lalaki, kailangan meron din bro hug. Diba? Kaya, so, ano naman, dahil may sense of humor naman yung tao, natuwa siya, natawa dun sa, ano ko, sa hirit ko. At yun nga, nag-bro hug kami. At nung tapos na yung event, ang sabi ko, eh, baka pwedeng isa pa para sa misis ko. Ba? Oh, pumayag naman. Swerte naman. Grabe. Kaya, swerte lang yung asawa ko kasi dinedicate ko sa kanya yung pagyakap ko na yun. So, hindi ka naligo hanggang sa hindi mo nakikita si Mrs. No? Para maamoy niya si Robert Downey sa katawan mo. Tama, tama. Immediately after, niyakap ko yung asawa ko, amuyin mo ko, amuy Robert Downey ako. So, normally sa bahay amoy Downey lang ako eh. Pero eto ngayon Robert Downey. Oo. Talagang Robert Downey talaga 'to. Oo. So Bitoy, anong advice ang maibibigay mo sa mga toy collectors, especially yung mga kabataan, 'di ba? Na alam natin medyo malungkot nga ngayon eh kasi yung mga toy shops, 'di ba, sarado. Maraming pero online, grabe. Nauubos pa rin. Oo, grabe. Online, pero yung mga sa mga mall wala eh, 'di ba? Wala talaga. Eh. At saka hindi Julius, hindi naman kabataan yung bumibili niyan eh. Mga kaedad natin, no? Mas maraming mga kaedad natin ang bumibili. Kasi tayo yung mga may kaya. So anyway, as far as advice is concerned, actually hindi lang para sa mga kabataan, pati na rin dun sa, ano, sa mga matatandang kagaya. Hindi naman, may edad. Mga middle age. Yes, oo. May mga kagaya natin, ano. Ano sana, magkaroon ka ng, ma-determine mo kung ano lang yung gusto mo. And used to that. Ang hirap kasi, ang hirap nung magko-collecta ka ng hindi mo naman alam at hindi mo gusto. And you later realize na it's just junk. Na wala siyang value. Hindi siya magpapasaya sa'yo eh. Ang importante kasi is yung magkaroon ka ng connection uli dun sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Dapat sumaya yung puso mo eh. Dapat hindi, oo eh, hindi pwedeng binili mo tapos, tatabi ko lang yan. May purpose dapat. Gamitin mong instrumento, gamitin mong tools, yung mga toys, yung mga figures na yan, para makabalik ka dun sa time and place na magiging masaya ka. And that would help you a lot dun sa mga future na mga gagawin mo. Kasi pagka masaya yung puso, maganda yung mga ginagawa eh. Mm. Saka pinakamaganda rin na advice na naibigay mo sa kanila is ang toys ay dapat pinaglalaruan. Kaya nga sa toys. Hindi siya pang-investment lang. As I know, wala silang pakiramdam, wala, pero kung meron, mas ma-appreciate nila na paglaruan sila. Oo. Saka iba rin yung feeling kapag naging bahagi siya ng childhood mo nga, 'di ba? Na sinasabi mo na ito yung mga hindi mo nagagawa, pero yung mga bata nung time, like ako, I was able to enjoy my toys at hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan yon. Nawala man siya pero at least nasa memory mo yung saya saka yung sarap ng paglalaro ng mga ganung klase ng laruan. Sabi ko nga andito at saka andito. Yes. Hindi nawawala. Oo, we thank you so much ha. Dito yan. Ah, wala nga so naman. For spending time with us. Ang dami na tuwa sigurado dito sa ating collab ngayong araw na to. Tama-tama nga, mauubos na yung battery ng camera ko eh. Pero sige, good luck. Abangan na lang kita sa ano, sa Voltes 5, ha? Tama. Oo, sige, sana nga. Thank you, Julius. At saka thank you sa lahat ng mga nanood ngayon. Maraming salamat. Enjoy life, enjoy your childhood, enjoy your toys. Thank you so much. Well said, Michael V. Bitoy, mabuhay ka. Thank you. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.